Pinag-usapan din kamakailan ang naging launching, no, launching ng latest single ni James Reid na Hurt Me Too, na una niyang ipinarinig yata sa Kaugma Festival sa Naga Camarines Sur, na kung saan isa siya sa mga naging highlight nung festival na yon, at dinagsanga ito. Pero dalawang bagay kasi yung pinag-usapan dun sa Kaugma Festival eh. Una, yun yung James Reid na sinasabing parang package deal. Package lang, pangit naman pakinggan, ano? Package deal di umano, kasi nga, diba, jowa niya si Isa Pressman. Si Isa Pressman, kapatid ni Yasi Pressman. Si Yasi ay girlfriend ng governor ng Camarines Sur na si Luigi Villafuerte. Diba? So, nag-kinonect-connect naman itong mga, ayaw ko tawaging bashers, but mga siguro mga anti-James sila, mga anti-James Reid, na sinasabi nila, ay, kaya lang naman niya nagkakaroon ng show, nagkakaroon ng project, dahil ganito, ganyan-ganyan. Kasi diba, pagkatapos ng pumutok yung issue na yung kapartner nila dun sa kanilang outfit na muling na-question at muling, alam mo yun, nalagay sa mga balita na hindi kagandahan, gawa ng mga malpractice di umano sa pagpapatakbo ng mga restaurants, etc., etc., mga issue sa tax, etc. So hindi na nga nakabawi, kumbaga, in terms of good image and publicity itong grupo ni James, na pati nga si Liza Soberano na damay, na nag-e-effort nga naman na maipakita ni Liza yung kanyang sinasabing exposure sa international scene. And ito si James, nakakaloka kasi alam natin napaka-talented, bukod sa gwapo naman talaga si James, eh ang galing magsulat at gumawa ng ng kanta, plus alam naman natin na si James ay talaga namang, alam mo yun, mabait na tao. Ako, nakatrabaho ko yung batang yan at mahusay, kaya lang dahil nga dito sa mga pangyayaring parang hindi nila na-address properly, lagi silang nalalagay dun sa situation na mas tinitingnan ng mga tao yung negatibo bukod dun sa instead of the positive ones. And dito na nga na napakinggan naman namin yung Hurt Me Too na kanta. Maganda naman siya. Maayos siya, Donita. Alam mo 'yon, yung ano ba 'yun, nawawala ang sound. Oh. Na hindi naman ganun. Eh, alam mo 'yon, siguro mataas lang masyado yung expectations ng mga gustong, ayun, nagsalita ako ng salita, wala pala akong microphone doon. Ha? Sigurado ka, titingnan natin mamaya, ayoko nang umulit-ulit, ha? Diyos ko, bakit wala, oh. Diba? Enough mo ang power, di wala. Ay, nako, so nagsasalita ako dito na nagsasalita. I-check natin yan, dire-diretso, nakatapos na ako ng dalawang doon. Pangatlo na to. Anyway, ganun po talaga kami dito. Panay uncheck ng mga sound kasi nga nagmamadali, ang daming ginagawa. Pero gusto pa rin namin bigyan ng maayos na content itong ginagawa namin. So going back to the Hurt Me Too single, siguro it will take time para yung mga nandiyan pa na supporters ni James Reid ay hindi magsawang bigyan siya ng support. Okay? So, going back to that Kaugma Festival, pinag-usapan din, ikalawa pinag-usapan, yung nakakaibang kissing scene na nangyari on stage pa habang nagpapasalamat at nag-host itong si Yasi Pressman. Talagang sinibasib siya ng halik nito ni Governor Luigi. Talagang wow, pinag-usapan dahil grabe daw yung naging display ng sobrang pagmamahalan nila. Na sabi nga daw, sana hindi lang ito ginagamit or magagamit sa political career ng batang gobernador ng Camarines Sur sa Bicol. Sana daw talagang mauwi naman doon sa mas maayos-ayos na pagsasama na ang in-expect ng mga karamihan na nandoon, mga kapo-uragon, is sana mauwi sa kasalan. Kasi nga, di ba, nagagawa na nga raw nila in public yung mga ganun katitinding halikan. Eh, how much more pa daw pag silang dalawa na lang. Sabi mga ganun, chika, na hindi naman tayo dito nagpapakamoralista or what. But, syempre, sa mga ganitong situation, napupunta syempre yung paghuhusga dun sa babae. Kasi, syempre,
mas marami nga daw mawawala sa babae kung sakasakaling pagdating ng araw eh hindi rin sila magkakatuluyan or what. So ganung chika, but at the end of the day naging malaking matagumpay na celebration yung Kaugma Festival diyan sa Bicol, at yun na nga mula kay James Reed, tumawid kay Yasi Pressman at doon sa batang gobernador, at syempre pa si Isa na jowa ni James na sobrang umalalay din at sumuporta nung event na mismo na nandoon siya at kasama si James. Yun lang mga ka-team Unbearable, ibabalita po namin dito sa Unbearable Channel. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, nagpapasalamat sa inyong lahat.